Nakalis na sa Subic Bay Freeport ang isa sa mga barko ng Amerikano na nilockdown o pinigilang bumiyahe matapos ang pagkakadaw ni U.S. Marine Private First Class Joseph Scott Pemberton sa pagpatay kay Jeffrey Jennifer Laude. Nabigyan na rin ng clearance ang iba pang mga barko, pero tiniyak ng Subic Bay Metropolitan Authority at U.S. Marine Corps na mananatili sa bansang USS Peleliu kung saan nakadetine si Pemberton. Mula sa Olongapo City, may ulat on the spot si Rida Reyes. Rida? Yes, Tia Raffi, pasado alas 10 nga na umaga. Ngayong umaga, nang napayagan na ngang makaalis ng bansa ang isa sa anim na U.S. Navy ships nga matapos ang ilang araw din na pagkakadaong dito matapos ang ipatupad na lockdown sa mga barko. At sa impormasyong ating nakuha, Raffi, Pia, mula sa Seaport Department ng SBMA, nagmamonitor sila sa U.S. ships na nakadaong dito. Pinayagan ng makaalis ang USS Germantown matapos itong makapag-secure ng exit pass mula sa SBMA para umalis na ng bansa, no? Pero sa limang barkong natira, maaring anumang oras ngayon ay makaalis na rin daw ang dalawang barko matapos na mabigyan na rin ng exit clearance kagabi. Pero sa ngayon, Raffi Pia, sa kabila ng kanilang pananatili rito, tiniyak naman ang pamunuan ng SBMA at ng US Marine Corps na kahit pa makakaalis na lahat na ang limang barko, eh maiiwan pa rin daw itong USS Peleliu 5 na kinalalagyan ni US Marine Private First Class Joseph Scott Pemberton na siyang suspect sa pagpatay kay Jeffrey Jennifer Laude. Mananatili raw ito hanggang kailangan habang sumasailalim si Pemberton sa paglilitis at nilinaw din ng SBMA Seaport Department na kahit daw pwede nang makaalis ang mga barko maliban na lamang dito sa USS Peleliu 5 ay nasa desisyon pa rin daw ng bawat barko kung hanggang kailan nila gustong manatili dito sa loob ng SBMA. Raffi Pia? Rida, meron bang pahayag yung U.S. Marine Corps kung naapektuhan yung kanilang mga operasyon dahil sa pagkakantala ng pag-alis nila dyan sa Subic? Dahil alam natin na tuloy-tuloy yung kanilang mga operasyon sa Asia-Pacific region. Meron ba silang pahayag, Rida? Sa part ng U.S. Marine Corps, Raffi, wala silang pahayag or coordination with SBMA kung saan yung susunod na operation, kung naantala o kung ano man yung nagiging epekto sa kanila nitong ipinatupad na ilang araw din na lockdown, ano. Pero sa part ng SBMA kasi, wala naman daw kasi ang effect talaga technically sa kanila dahil ito naman kinalalagyan initially nitong anim na barko under lockdown ay talaga namang naval base, which means ito ay nakabakante talaga para sa mga barko ng US Navy. So walang magiging disruption whatsoever. So ngayon, yun daw, kung meron mang magkakaroon ng effect, sabi ng SBMA dun sa mga barko na yan, dun daw sa susunod nilang trip sa Japan, na maantala lang ng bahagya yung schedule. But as to the operation daw nila, wala naman daw nabanggit, Raffi. At Rida, habang naka-lockdown, matagal ka na dyan, ano, wala talaga nakakalabas ng mga US Marines, lalo na dyan sa USS Peleliu. Nasa loob lang talaga sila ng barko, Rida. Oo, Raffi, simula nung Sunday hanggang sa ma-lift na yung lockdown nung Tuesday ng hapon, ay wala pa rin lumalabas na sundalong Amerikano dito. Ang sabi naman kasi sa atin, ngayong na-lift na raw itong lockdown, pwede na raw naman talaga na magkaroon ng rest and recreation o yung R&R itong mga sundalo, technically, ano. Pero dahil meron pang standing orders na depende sa bawat pamunuan ng bawat barko, ay mukhang mas pinipili nila na manatili muna sa loob ng kanilang mga barko. At ang tanging mga lumalabas lang na nakikita natin ay yung mga lumalabas para mag-unload at mag-load ng mga supply para sa mga sundalo sa loob ng barko, Raffi. Okay, maraming salamat, Rida Reyes.